Alright, mula kay Melv's Castle, mga kapatid, pag-usapan ulit natin itong insidenteng nangyari dito sa Ayungin Shoal, mga tol, kung saan ay kamuntikan na talaga, mga kapatid, magkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga sundalo ng Pilipinas at saka ng mga Chinese Coast Guard. Dahil nga sabi nga nito ni Chief General Romeo Bronner na authorize itong mga sundalo natin, meron silang karapatan na kumilos kung sakaling nakaka-detect sila o kaya sa tingin nila meron ng panganib o threat sa kanila. Pwede na silang mag-engage. Buti na lang talaga hindi nangyari, no? Dahil kawawa din naman itong mga Chinese Coast Guard na to na walang common sense, no? Walang common sense talaga. Nilamon ng kaengotan. Anyway, panoorin natin to, mga tol, mula kay Melv's Castle. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po link sa ibaba. At kung bago ka pa lang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong reaction na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. AFP Chief Romeo Bronner nagsalita na sa panunutok ng baril ng ating militar sa Ayan o, oh. Asan ang panunutok dyan, di ba? Ayan, nakababa, oh. Hindi naman sa lapag nga nakatutok, eh, oh. Ayan, oh, sa lapag nga nakatutok, ito yung pinapakita ng China mismo. Sila mismo nagpakita, eh, akala nila may maluloko sila, eh. Ayan, oh, oh. Sa baba nakatutok, oh. Oh, ito rin, ganun din tong isa. Ng baril ng ating militar sa mga Chinese. Ano? Ito na ang buong detalye. Ba't kamuntikan pang magkabarilan? Sa video footage kasing inilabas ng mga Chinese, nagre-resupply mission ang AFP sa pamamagitan ng airdrop. Kaso may lumapit na mga incheck at nang gulo dito. Hmm. Anong gagawin ng sundalong Pilipino? E di magiging alerto. Tama. Di rin daw direktang tinutukan ng baril ang mga incheck. Hawak-hawak lang raw to, baka mamaya unahan pa daw sila. E di papalag tayong mga Pilipino. Tama. Self-defense raw ang tawag doon. We are denying, no? Nakausap po namin yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre. Kitang-kita, hindi sila sinipat, mga tol. Hawak-hawak lang na ganun. Naka-ready sila. Hindi sila sinipat ng ganun, talagang tinutukan ng ganun. Kasi ibang kwento talaga yun, eh. Ibig sabihin nun, talagang patatamaan sila pag sinipat silang ganun. Sinungaling lang talaga itong mga Chekwa. We are denying, no? Nakausap po namin yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre. Hindi po nila tinutukan yung Chinese, no? Hindi nila tinaas yung kanilang armas para tutukan yung mga Chinese. Hawak-hawak lang nila. Because of that right to self-defense. Hmm. Ayon pa kay AFP Chief Romeo Bruni, 4 beses nag-airdrop ng pagkain ng AFP. Noong pangalawa dyan, kinuha raw ng mga Chinese Coast Guard ang isa. Dito agad-agad raw kumuha ang mga sundalong Pilipino ng baril at hinawakan ito. Ayon, natakot raw ang mga China Coast Guard at di na kinuha ang 3rd at 4th na airdrop. Rubber boats had to go to that area para i-recover kung ano yung kaya nilang i-recover. Mm. But the thing is, lumapit ng masyadong malapit yung mga Chinese dun sa ating BRP Sierra Madre. And meron tayong rules of engagement na sinusunod. Na kapag may mga ganyan na nakikita nila na maaring threat, no? Ay they have the right to defend themselves. Oh, di ba? Mabait pa talaga, mga tol, mga sundalo natin. Diba? Sa iba yan, mga tol, talagang pinaputukan na sila. Itong mga check one to, kita mo naman yung pinagagawa nila, diba? Diba? Kung may common sense ka, palagay ko naman kasi yung mga pro-China, walang common sense yung mga yan, eh. Yung mga pro-China ng Pilipino. Mga pro-China, wala talaga mga common sense yung mga yan. Pero kung tutuusin, mga tol, biruin mo, wala bang karapatan ng Pilipinas? Diba? Meron. Ang tanong, may karapatan ba itong mga check one magagaganyan dyan? Biruin mo, bumaba sila sa rubber boat nila para kunin yung mga ibinagsak ng eroplano, yung mga airdrop supply. 'Di ba? Kukunin nila tapos tatapon nila sa dagat. Maikipag-agawan sila, maikipagsigawan sila dun sa mga sundalo. Ano nangyan talaga?
Wala ring karapatan ang Chinang tutulad ang pagbitbit ng barel ng Pilipinas. Illegal kayong lumapit sa military station ng AFP. At dapat lang talaga sa inyong tutukan ng barel. Pagkain kasi ng mga Pilipino ang binaboy ng mga Chinese. Kinuha at itinapon para hindi na pakinabangan. Mm-hmm. Kung po pwede lang sanang pagtitirahin na kayo eh. Buti na lang umira lang maximum tolerance ng ating mga sundalo. Buti na lang talaga kamo. Buti na lang talaga umiral yung maximum tolerance ng mga sundalo natin. May actual video yan mga tol. Baka din nyo pa napapanood yung reaction video natin. Ito mismo yon yung ginawa natin ng reaction video. Buti na lang talaga. Sabi nga nung sundalo, i-ready nyo na yung mga armas. Diba? I-ready nyo na. Pinapa-ready na kasi mga tol. Talaga lumalapit na yung mga Chekwa. Sobrang lapit na nila. Kundi baka mamaya, ito pa ang pagmulan ng malaking gulo. Ding sabihan, no, na hindi pwede yung mga weapons on board that ship. Pwede yon, that is authorized even under international law, bringing supplies, humanitarian supplies for our troops in BRP Sierra Madre para mabuhay sila doon. Tama. No, dahil mga pagkain lang ang dinadala natin, pagkain, tubig, gamot, no? So, hindi dapat nila i-confiscate itong mga ito. Wala silang karapatan na gawin yun. Walang palitan ng taong naganap. Pagkain lang ang pinadala kaya di barko ng Philippine Coast Guard ang gamit dito. Diba, dati pati yung paghatid ng pagkain, barko ginagamit. Pero tignan mo dahil ang Pilipinas ayaw ng gulo na kabaliktaran nung sinasabi ng mga pro-China at ang sinasabi ng China na Pilipinas daw ang nagsasagawa ng gulo o nagsisimula ng gulo. Dahil ayaw ng Pilipinas magkaroon ng gulo, kapag pagkain ng daladala, ginagawa na lang ganitong sa pamamaraan na ganito, airdrop na lang mga tol. Diba? Para wala ng tensyon, wala ng harangan, wala ng habulan, wala ng shadowing, wala ng bombahan ng water cannon. Nag-adjust na Pilipinas mga tol. Pero tignan mo naman, nag-adjust na Pilipinas, sila pa rin talaga yung nakasunod. Sila pa talaga yung lumapit para kunin yung mga pagkain at itapon sa dagat. O ngayon, sino rito nang gugulo? Diba? Kung may common sense ka, alam mo na kung sino talaga nagsisimula ng gulo. Hindi mo pwedeng sabihin Pilipinas talaga nagsisimula ng gulo. Diba? Hindi ka naman si Rocky. Diba? Kalokohan talaga ng mga Chekwa, oh. Sana sa susunod na pagdideploy ng militar sa BRP Sierra Madre, gantong klaseng sundalo rin matatapang, di papabuli sa China. Dapat na kasing wakasan ang gantong klaseng agresibong aksyon ng mga incheck. Peaceful yung ating ginagawang mga means, mga options natin to bring supplies to our troops. Pero this does not mean na puro airdrop na lang gagawin natin. Of course, kailangan rin yung rotation ng tropa. So talagang kinakailangan na sumakay ng barko yung mga tropa natin. Kayo sa tingin nyo, dapat lang ba ang ginawa ng ating sundalong militar? Oo, kasi pagtatanggol yan sa sarili nila . Hindi natin pwede talaga sabing, mali yan. Hinaharas ka na tapos sasabihin mo mali yan, nasa kabang panig. Diba? Kung sasabihin mong tama rito mga Chekwa, wala. Eng-eng ka rin, engot ka rin. Kung sasabihin mong tama rito China Coast Guard, wala silang tama mga tol, may mga tama sila. Yan ang totoo. Hindi yung correct ha, kundi may mga tama talaga sila sa kaisipan nila. Pero yung mo gawin nila yan, nag-a-adjust na nga Pilipinas para mabawasan ng tension, hindi na nga tayo gumagamit ng hunay sa May 1, May 4, di ba? Para wala ng habulan, wala ng harangan, wala ng water cannon. Airdrop na lang oh, pero sila pa rin talaga yung lumalapit para manggulo. Tapos, pag nagsalita sila, sila ang matino, sila ang mabait, sila ang open sa dialogue, Pilipinas ang nanggugulo, Pilipinas ang naghahamon, punong-puno na daw sila, malapit na silang mga... Alam nyo yun mga tol, tanga ka na lang talaga pag maniniwala ka pa sa kanila eh. Agnat ka na lang talaga eh. Engot ka na lang talagang malala kapag naniwala ka pa sa kanila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.